na merong Congress na nagbalik ng kanilang pera sa National Treasury. Nako. At the end of the year. Usually, they obligated. Diyan nila kinukuha yung mga pambonus ng mga empleyado, pambonus ng mga congressman, at kung ano-ano pang pinagkagastusan. Ang tawag dyan sa government accounting and budgeting ay you obligate the savings so that you don't have to return it to the National Treasury. Oh, ito yan. Napapaliwanag natin itong sinasabi ni Jason sa naalala nyo may discrepancies, merong pagkakaiba, yung hiningi nilang budget. Yun yung sinabi ni SAS. At ngayon naman ay parang kino-confirm ni Jason sa may hiningi silang budget pero ang nagastos lang nila maliit. Bilyon ang hiningi, milyon lang ang nagastos. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman. Fake news kayo ka Eric kasi walang bilyon. Ang nagastos nila milyon lang. Naalala nyo yun. Pero ito, ito yung sinasabi ni SAS at ito ngayon ang sinasabi ni Jason sa savings yun. Itong savings, wala siyang nadinig na ibinabalik sa gobyerno. Anong ginagawa sa savings? Wala pala akong bulsa. Bulsa! Para saan? Ito yung mga pinapamasko. Binibigay sa empleyado. Narinig nyo, sinabi ni Jason sa. Inuulit ko lang. Yan po yun. Kaya po, yung sinasabi nila, ito pinagtatalunan. Fake news si Ka Eric kasi milyon lang ang nagastos pero bilyon ang hiningi. Mali. Sinadya po yun, hindi po yun maganda. Kasi pag malaki ang hiningi at maliit ang ginastos, hindi na ibabalik. E patapos na ang taon. Paano mo ubusin yung bilyon? Anong petsa na? Ilang araw na lang. 2024, panibagong budget. At ang balita natin, sinabi ni SAS, na kung totoo yung sinabi ni SAS, bilyon po ang hinihingi. E teka muna, akala ko ba ang liit naman ng gastos nyo? Sa travel expenses, sa 2024, bilyon ang hinihingi ninyo. Gusto nyo na naman ng forced savings at the end of the year? Para ano, may pamigay. Naintindihan po ang estilo ng mga congressman. Oh, so, ako yan, tagal naman natin kumukover dyan sa congress ng nung supporters na nasa media ako. Usually dyan kinukuha yung mga pabonus ng mga congressman. Depende yan kung gaano ka kalapit sa kalan. Yun. Pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 million, pwedeng 5 million, pwedeng 10 million, pwedeng 30 million. Okay ha? Ito, pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 million, pwedeng 5 million, 10 million, 30 million ang matatanggap. O, paano magdi-decide kung gaano ka kalapit sa kalan? Eh, sino tong kalan? Jason sa? Nagtatanong lang po, wag mo ako ipatawag, ha? Oh, sino ba itong kalan? Paano ba ako mapapalapit sa kalan? Pakilala mo nga ako, Jason, sa sino ba yung kalan na yan na makapalapit dyan kahit ano lang? Hindi, joke lang. Ganun po ang labanan. Yearly po yan, ha? Hindi yan yung buong 3 years nila as congressman. Yearly po yan. So imaginein mo na lang, kahit na lang sa kalahating milyon. Eh hindi lang kalahating milyon. Baka yung kalahating milyon, kaaway pa nung kalan. Eh paano kung yung kalan malakas kumalampag? Eh baka yun yung 30 million. Kada taon. Habang ang Pilipino hindi makabili ng bigas. Oh. Ha? Kaya ako, bukas na bukas, Jason sa bibili ng super kalan. Mapapalapit ako sa kalan. Lalagyan ko bawat kanto ng bahay ko kalan. Baka sakaling may magbigay ng kalahating milyon. Ayan pala ang patakaran ninyo mga animal. At usually, kung sino yung malakas tumahol? Oo. Ha? Eh paano yung pinakamalakas tumahol? Jason sa ako may tanong sa'yo. Yung lumalabas sa TV ngayon sa media, do you consider that as malakas na kahol? Tanong lang, Jason, sa huwag ka magagalit sa akin, ha? Dahil ako, tinatanong kita. Dahil ako, sigurado ako, ikaw ang susunod sisilipan. O, ikaw
ikaw na lang. Kaya siya na tinatanong ko. Hindi. Ako talaga, ha? In my honest opinion, you are next, Jason Sa. Abangan ninyo, ha? Tingnan ninyo kung si Coach Oli ay tama o mali. Next, nasisilipan ka, Jason Sa. Oh. Next ka. Kung hindi ka sinilipan, ipapatawag ka. Kung hindi ka pinatawag, something. Tingnan ninyo, baka magdilang anghel ako. Bantayan nyo si Jason Sa. Sisilipan to. Eh, opinion ko yun. Huwag kayo magagalit sa akin. You are... Eh, kung si Sara nga, Vice President, mas mataas pa ang boto kay Marcos. Sinilipan eh. Ikaw pa, Jason, sa may kaso pa. Bubulat-latin yun. Ah. Abangan ninyo. Eh, di, pasensya, Jason, sa ha? Ako yung nagbibigay ng opinion. Hindi kita kinakalaban. Tingin ko lang. You are next. In defense of the institution, ha? From those who besmirch the dignity, yeah, of Congress. Yun ang nakakatanggap ng malaking envelope. Oh, yun ang malaking nakakatanggap ng envelope. Yung malakas tumahol. Jason Sa, pwede na ba yun? Ano? Ay! Pati parinig ng tahol mo, Jason Sa. Remember, yung media is the protest state. Ang trabaho niya, magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Mm. Eh, ito, kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila, magpanday ng batas. Mm. No? Oh. Mm. So Jay, ay, namimiss ko na yung pag-anong-ganon mo, Kibulan. Mm. Mm. Ah, hindi, namimiss ko yung gikan sa masa. Meron nga nag-suggest, pag wala nang gikan sa masa, ano na lang, ano, kay Banat Bay, kung saan na matuloy yun. Ano? Iba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko ito sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI, ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din. Pero daw, Banat Bayan. Yun na lang. Banat Bayan. Doon na lang, pag nawala yung gikan sa masa, PRRD, Banat Bayan. Oh. Na kongresuman at na parang sa pakiwari ko sa iyong post, eh, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Ito. Makinig kayo. Local politics sa Davao. Hoy, sino mga epal dyan sa Davao? Alam natin, ha? Pag sinabing Davao, anong sasabihin ninyo? Duterte, di ba? Davao, Duterte. Tamba, ano? Kalan? Hmm. Pag-usapan muna natin itong Davao, ha? Yes. Kasi ganito yan, ano? Ako, unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Magia Mix. Margarita ata pangalan niyan, eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Oh, Nograles. Oh, Mix, Nograles, yun ba? Sabi ni Nuki, Banateros para sa masa. Uy, ayos yan, ayos yan. Ang naalala ko, unang-unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang panelis, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI, eh. Mm. Tama ba ako? Grabe, no? Nagpapalakas pa sila ng kanilang party list. May programa pa sila sa SMNI. Sino? Ito mga Nograles. Ha? Ah, sige, tuloy Jason Sa. Maraming salamat, Feli Valesa Snell sa Stars. Ayan, nasa Facebook siya. Feli Valesa Snell, maraming salamat po. Meron, sir. Kasama siya doon sa naging panandali ang kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya sa in the same school, which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagturo pa siya.
sister school ng SMNI. Natutuwi yan ang college, college of law kung daw nagkakamali. Tama ba ako? Tama. I've read, sir. Well, that is why nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Traitor? Hindi. Ha? Ngayon, ibig sabihin, napakinabangan niya ang SMNI, ngayon siya pang nagsusulong para soplakin ang SMNI. Ganun kasimple yun. Grabe ang mundo natin. Ano? Kaya, kung ang SMNI ay natatraidor noong mga ibang nakinabang, makinig ka po sa akin, BP Sara, with all humility. Ang loyalty sa mga taong ito ay wala sa ibabaw. Ang priority nila, ang nasa ibabaw, pangarap. Basta may pangarap, walang kaibigan, walang loyalty, tablahan. Kung sa bagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan, eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa matiyuhin. Matindi pala yung pamilya nilan. Matindi yung pamilya, kilala daw ni Jason. Sa tanong ko, ano ba yung pamilya nila? Parang sinasabi ni Jason sa rito, eh. Tanong lang naman. Tama ba ako naintindi, Jason? Sa parang sinasabi mo na lahat sila, hindi marunong tumingin sa walang loyalty sa kaibigan. Ganun ba, Jason? Sa Hindi ko na-expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Daba, would, no? Kung saan klase ning, huwag sabihin ni siya pa, no offense man, kung saan klase mananap ni, no? So, yung alam, mga Bisaya ata yung sinabi, no? Sa Davao daw, kilala yung pag-uugali nila. Ngayon, be that as it may, my inside information is talagang sabi ni Pinoy News Files, Rep. Mix Nograles, boss po niya si Sandro Marcos. Tulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandyan si Mayor Digong, nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, ha? Talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Ayun. Si Nograles at si Kimbo, sila ang ngayon leader. Leader na butasan. Ano ba yan? Jason, sa mambabatas o mambubutas? Ha? Hanapan para i-discredit ang SMNI. Kung totoo yung sinasabi mo, Jason, sa hindi mambabatas yun, mambubutas yun. Baka si kabutas, may mahirap yun. Ako, sila pala ang leader. So, kung susundan ko ang iyong sinasabi, Jason, sa marami tayong aabangan sa dalawang babae na ito. Itong dalawang kongresista na ito. Na talagang birahin ng SMNI. Nako. Sabi ni Nuki, sino source mo? Si Banat ba? Joke lang. SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Ni dating mga miyembro ng ano yan, ng franchise legal, ano tawag ito, legislative franchise committee dyan sa mababang kapulungan, no? Ngayon, wala naman kasi ang ano dyan, yung iba nagbuwa 1+1 na kasi
never nanalo ang mga Nograles sa Davao. Magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang ano, the only the redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nung inappoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito. Pero tandaan mo, yung first district dyan sa Matina area, eh pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, di makakapit, nilagay na lang nila, pagtayo na lang sila ang district. Yeah. Okay, sa madaling salita, doon sa distrito nito sila Nograles, eh, sa aking pagkakaunawa, pag naglagay ng malakas dyan ang Duterte, hindi siya naman nanalo. Kaya sila makabalik dahil sa party list. So in short, eh dapat kaya sila na dapat sila ay parang dapat nagpapasalamat sa Duterte. Pero baligtad ang nangyayari. O tuloy. Dahil wala nang paglalagyan eh. Oo. Dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talaga mananalo ng Nograles, no? Oh, yan. Okay. Sa Davao daw yan. Kung may tumakbo ulit, wala nang mananalong Nograles. Maraming salamat, Biana Faye Varga sa Stars. Hindi. Eh ba, baka kaya gusto talagang ipitin ng Duterte. Dahil siyempre, matinding kalaban. Pag nakakalaban mo Duterte, oh, ano na? Alpratris. Laking tuwa ko nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Isipin mo, in-accommodate. In-accommodate pa ni PRR dito mga ito. Yung mag-anak. Para wala ng ano. Diba? Alam nyo na, para wala ng pagtatalo pa. Yun po ang ano eh. Diyan mo makikita ang pagiging totoong tao, ang strong character ng isang tao, the personality of a person, pagdating dyan sa mga yung loyalty. Hindi naman po sinasabi na oo ka lang ng oo sa isang tao, kahit mali or illegal na. Pero sa kaso dito, wala naman. Bakit iipitin ng SMNI dahil sa Duterte? Eh obviously, yan po ang pinupunto ni Jason sa. Ang bagay, murag di naman uso siguro kapingali karoon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo at mar, no? Ambot lang ka, sir. Kabo ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Mix was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. Grabe. Anyway, ganyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan, Jason. Magpapasko, pero ganyan ang pag-uugali nila.